Magandang gabi po. Narito na po ang magiging lagay ng panahon ngayong gabi ng bagong taon at bukas ng Martes, January 2, 2023. Sa kasalukuyang yatain sa pag-asa, itong Northeast Monsoon o Hanging Amihan ay bahagyang lumakas at nakakaapekto ito ngayon sa malaking bahagi ng Luzon, particular na sa Northern at Central Luzon. Samantala itong easterlies o yung mainit na hangin galing sa karagatang Pasipiko ang nakakaapekto naman sa malaking bahagi ng ating bansa. Kaya naman, asahan ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at pagkidlat-pagkulog dito sa Caraga, Davao Region, Northern Mindanao, Sokcharjen, Zamboanga Peninsula, Lanao del Sur at Maguindanao, posible mga pagbaha o pagguho ng lupa dahil sa katamtaman hanggang sa kung minsan ay malakas na pag-ulan. Para naman sa Cagayan Valley, Apayao, Aurora at Quezon, asahan ng maulap na kalangitan na may mga pag-ulan, dulot naman yan ng Northeast Monsoon, posible rin ang mga pagbaha o pagguho ng lupa dahil sa katamtaman hanggang sa kung minsan ay malakas na pag-ulan. Para naman sa Metro Manila, Ilocos Region, natitirang bahagi ng Cordillera Administrative Region, natitirang bahagi ng Central Luzon at natitirang bahagi ng Calabarzon ay asahan ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may kalat-kalat na mahihinang pag-ulan. Dulot din yan ng Northeast Monsoon. Para naman sa natitirang bahagi ng bansa ay asahan ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin na may kasamang isolated rain showers or thunderstorms. Dulot naman yan ng easterlies at mga localized thunderstorms. Posible rin po ang mga pagbaha o pagguho ng lupa during severe thunderstorms. Iba yung pag-iingat po sa ating mga kababayan na inuulan na ang kanilang lugar noong mga nakaraang araw pa. Kaya naman huwag kalimutan na magdala ng payong o anumang pananggalang sa ulan kapag lalabas ng kanilang mga tahanan. Magandang balita naman at ayon sa PAGASA ay walang binabantayan na bagyo o low pressure area sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility na posibleng makaapekto sa ating bansa in the next 2 to 3 days. Para naman sa lagay ng panahon, bukas ng Martes, January 2, 2023 dito sa Luzon, ayon sa PAGASA ay patuloy ang magiging epekto nitong Northeast Monsoon o Hanging Amihan sa malaking bahagi ng Luzon, particular na sa Northern at Central Luzon. Ayon din sa PAGASA ay mayroong high pressure system na unti-unting kumikilos pa eastward at yung hangin na dala nito ay makakaapekto sa Northern at Central Luzon. Kaya asahan dito sa Cagayan ang maulap na panahon na may kasamang mga pag-ulan, posible po mga pagbaha o pagguho ng lupa dahil sa katamtaman hanggang sa kung minsan ay malakas na pag-ulan. Para naman sa lagay ng panahon sa Visayas at Mindanao, patuloy pa rin iiral itong easterlies, kaya asahan ang mainit at malinsangan na panahon. Ngunit dahil sa kumpul ng mga kaulapan dulot ng easterlies dito sa may Mindanao, asahan na maulap na papawirin na may kalat-kalat na pag-ulan, pagkidlat at pagkulog. Asahan rin ang mga pagbaha o pagguho ng lupa dahil sa katamtaman hanggang sa kung minsan ay malakas na pag-ulan. Para naman sa lagay ng mga dagat baybayin, ayon sa PAGASA ay may nakataas na gale warning sa mga seaboards ng Batanes, Cagayan, kabilang na ang Babuyan Islands at Ilocos Norte dahil ito sa muling paglakas ng Northeast Monsoon. Pinag-iingat rin ang ating mga kababayang mangingisda at may mga maliliit na sasakyang pandagat na delikado pong pumalaot sa mga nabanggit na seaboards dahil sa mga alon hanggang sa napakaalon na karagatan. So, yun lamang po para sa lagay ng panahon ngayong gabi ng bagong taon. Keep safe everyone!